welcome back to our channel. So for today's video, I'll be sharing some essentials you'll be needing sa online classes nyo, lalo na sa mga magsisimula pa lang ng online class ngayong October 5. At sana makatulong sa inyo yung video na to. So first, you'll be needing a workspace. Sa sala man yan, sa kwarto man yan, basta komportable ka. Yung workspace na hindi ka agad madedistract ng kahit na anong bagay at yung workspace na makakapag-focus ka sa mga lesson nyo. Like ako, sa kwarto ako nag-online class kasi mas nakakapag-focus ako dito sa kwarto. Second, stable internet connection. So, yung internet connection, alam naman nating lahat na dito sa Pilipinas, sobrang bagal ng internet natin. And to the point na kahit mahal yung binabayaran natin is mabagal pa, may time pa rin na mabagal yung internet natin at may time pa rin na nawawalan tayo ng internet. So kami, ginagamit namin ngayon is yung Converge. Yung Converge this past few weeks, laging nawawalan ng internet. May time pa nga na minsan, 2 days wala kaming connection. Although nagbabayad naman kami monthly, pero hindi namin alam bakit nawawalan kami lagi ng internet connection. Pero ang alam ko kasi is pati sa iba is nawawalan din sila ng internet. Third is yung device na gagamitin natin sa online class. Ang batang liwanag ko. Third is yung device na gagamitin natin sa online class natin. Personally ako, ginagamit ko is laptop. Itong laptop ng ate ko. Hindi na ako nagpabili ng bagong laptop kasi magagamit pa naman tong sa ate ko kasi nagtatrabaho na siya and tapos na siyang mag-aral. Kaya ako na yung gumagamit ngayon. Tapos yung kapatid ko, mag-online class siya ngayong October. Gagamitin naman niya is yung computer namin. Then, mare-recommend kong app naman dito sa laptop is yung Zoom app. Pwede nyo siyang i-download or yung Google Meet. Yung Google Meet, not sure kung pwede siyang i-download eh. Pero, depende sa prof nyo or sa teacher nyo kung ano naman yung gagamitin yung para sa Zoom meeting nyo or sa meeting nyo. Next is yung Canva. Sobrang importante ng Canva, lalo na sa amin mga Fatima students or Alfu students. Kasi, yung sa Canva nilalagay yung mga assignments, yung mga homework. Mga assignments namin, mga announcement, yung mga module, doon din minsan ina-upload yung mga recording discussion, doon nilalagay yung mga exam namin. Kakatapos lang ng exam namin, prelim examination. And minsan naman, ginagamit kong sa online class is cellphone pag tinatamad ako tumayo sa kama. Cellphone lang ako. Naka-download din dun yung Zoom app ko tsaka yung Canvas ko. Yun kasi yung pinaka-importante ngayon na ginagamit namin ngayong online. So, ayun guys. Nasa inyo naman kung ano yung meron kayo sa bahay at kung ano yung gusto nyong gamitin. Kung may laptop kayo, mas okay. Kung may tablet kayo or cellphone, okay na din yun. Basta nakakapag-compromise kayo at alam nyo nakakasabay kayo sa mga lesson nyo. Honestly guys, yung online class na yan is sobrang nakakalungkot kasi alam naman nating lahat na hindi lahat ng estudyante is pare-pareho ng estado sa buhay. Hindi naman lahat kayang bumili ng laptop, hindi naman lahat kayang magpalagay ng internet. Wala din tayong magagawa kasi wala namang may gusto ng magka-COVID dito sa mundo. Kailangan din nating mag-adjust sa new normal nga na sinasabi nila. Next is yung earpods. Earphone or headset. Kakailanganin natin yan kasi mas maganda kung naka-earphone ka or headset kasi mas malinaw yung tunog ng pag nagdi-discuss yung teacher nyo, mas malinaw yung boses niya. And kung wara nagre-recitation kayo, mas malakas yung boses nyo maririnig ng teacher nyo or ng prof nyo. Kaya mas maganda naka-headset or naka-earphone tayo. Next is yung cellphone stand. Super recommend ko to sa mga naka-cellphone lang or naka-laptop. Naka-cellphone lang or naka-tablet sa online class. Ito yung Ito yung super cute ng yung cellphone holder ko. Ginagamit ko siya pag nagre-record ako ng nagdi-discuss yung teacher ko or yung prof ko.
actually, yung cellphone holder ko is free lang siya dito. Dito sa, ano kong to? Sa pen, na ba tawag dyan? Organizer ba? Pen organizer. Free lang siya, kaya mas nakatipid ako. Hahabol ko na lang na essential sa online class na feeling ko kailangan ng iba is yung basic assessment. Basic school supplies like notebook and ball pen. Sa notebook, pwede nyo dun isulat yung mga side notes nyo, yung mga reminders, or kahit na anong gusto nyo isulat dun na kailangan nyo sa online classes. Pero personally ako, sa phone ako nagsusulat ng reminders, and sa yung side notes ko, nagpiprint ako ng lesson, nagpiniprint ko kasi mas hindi ko alam, mas nakakapag-review kasi ako pag printed yung handouts ko. That's all for this video, guys. Sana may natutunan kayo. And sana nakatulong to sa pag-prepare ng pag-online class nyo ngayong October 5. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel namin, sana isubscribe nyo na po. And yun ng thumbs up itong video na to. So, ingat tayo lagi, guys. Iwas tayo sa labas para iwas COVID.